Mga plastic! Hindi tao, kundi mga plastic sa basura! Yan ang araw-araw na hinaharap nating problema. Dapat ba tayong i-congratulate dahil ayon sa pag-aaral, ang Pilipinas ay kabilang sa top polluter sa buong planeta? Dahil yan sa 9% lang na i-recycle natin at halos 35% o sandamakmak na plastic ang naitatapon at dumalaso ngayon sa ating kapaligiran. Ito na ang Manila Bay. Nagkalat ang samut-saring basura sa Pampang. Ako si Monstay at meron akong plano para makatulong sa problema sa basura. Napaisip ako bigla habang natutulog ako. Paano kaya akong maging parte ako ng solusyon para makatulong labanan at mabawasan ang pagdami ng basura? Ito yung challenge na gagawin natin. Kaya makinig ka kasi sasama kita dahil hindi ko to kaya. Una, kailangan ko magpanggap na isang taong grasa para mabilis ako mapansin ng mga tao sa kalsada. Pangalawa, mangangalakal ako ng mga plastic na bote at mga takip para gawin itong recycled art at tularan ako ng iba. Sabi nga, kung nagawa nga ng taong grasa, kau pa kaya? Pangatlo, lahat ng mga nilikha kong trash art ay ibibenta ko para kumita. Kuya. Ano yan? Para saan ba yan? Para po sa, ano po, sa gumagawa po ako ng art, kuya. Baka pwede pa. Bawal dito yan. Alis ko dyan. Kala ko madali lang, pero wala namang gustong maniwala. Sa bandan to, parang nawawala na ako ng pag-asa. Pero sige, tutuloy ko to, tsaka wala namang mawawala. Inabutan na ako ng gabi sa paglilibot, kaya naisip kong ituloy na lang ito bukas para makapagpahinga at makapag-isip. Ngayong araw, maglilibot ako at muling mag-aalok. Magawa lang po ako ng art. Ano po? Ito, marunong kang gumawa. Baka gusto niyo pong bumili para makabili pa akong gunting. Okay. Para sa'yo. Okay po. Ano lang magagawa mo? Ano ba ako yan? Ito ba talagang gumawa ito? Ang ganda. Oo. Oh, pangarap ko pong maging artist po talaga. Ito po yung mga liyan. Ay, salamat po. Isa. Kayo po, kahit magkano lang po. Kuwari lang ako ng isa. Ito. Ayan po, hindi na po kasi nabibili yung mga ganito. Maganda nga po. Maganda po ba talaga? Oo. Gupit-gupit mo lang. Ginupit-gupit ko lang po, tapos ito po. Ah, ganyan. Ganda. Ano po ba yung gusto mo dyan? Ito na lang. Ito po. Yan na lang. Ito po, binibenta ko po, sir. Kahit magkano lang po, pambili lang po ng mga materials. Ay, salamat po ate. Hindi, okay lang po. Ayan, kasi binigyan po ako ng pagkain doon. Sir, ito po, sa inyo na po ito. Salamat po. Ay, salamat po. Sa puntong to, di ko matanggihan ng blessing. Tama-tama naman, di pa talaga ako kumakain. May gumagawa po kami ng project. Mga ganyan po. Ito po. Ito pa po. Ganda. Yung binigay niyo pa sa akin, salamat po, bibili ko po ng gunting. Ah, sige po. Salamat. Sa pagtitsaga ay nakapagbenta ako at nakalikom ng pera. At magamit ito upang mas makapangikayat pa ng mas marami pang tao. Nasusuporta para sa ating pangmalawakang worldwide waste movement. Natatawagin natin, basura mo, pangarap ko, project. Tara, samahan niyo ako maglipot sa mga lugar kung saan maraming nagkalat na basura. Through word of mouth, ikakalat natin ang solusyon sa lahat ng madadaanan natin sa kalsada. Oras po kayo maglinis? Mas mga 6. 6 dito din po sa area na to? Meron dito, pero yung iba hanggang ano kami, hanggang ay Murion. Lilibutin ko ang 16 cities sa Metro Manila upang ikayatin ang lahat ng tao na makiisa para sugpuin ang problema natin sa basura. Alam kong hindi ito ang pinakamabisang solusyon. Pero ito ang aking paraan para maging kapaki-pakinabang sa aking mundong ginagalawan. Sinubukan kong makiisa sa DPWH upang maranasan ang araw-araw na gawain nila sa kalsada. Sinubukan ko ding maging isang junk shop boy
para aktwal kong matutunan kung paano ang kalakaran sa tondo at kung paano nila na itatawid ang maghapong paglilinis ng mga kalakal. Sinubukan ko din magturo sa mga kabataan paano mag-recycle at kumita galing sa mga plastic na basura na akala nila'y wala nang pakinabang. Dahil sa Basura Mo Pangarap Ko project, maraming kabataan ang na-inspired mag-recycle at gumawa ng obra gamit ang mga plastic at iba pang basura. At dahil sa ginawa nating Trash War Action, pinag-chismisan tayo sa mga barangay. Yun naman talaga ang ating plano, ang kumalat at pag-usapan ito ng mga tao. Chismis na pwedeng magbunga ng maganda at maging well-informed kayo sa kung anong dapat gawin sa ating mga basura. Simple lang ang goal ko, ang ma-inspire kayo mag-recycle at ipakita sa buong mundo kung anong kayang gawin ng pagtutulungan natin. Isang malaking sorpresa ang naghihintay sa atin, kaya inaanyayahan ko kayong lahat na mag-ipon ng mga plastic cups. Ilagay lang sa 4, 6 or 8 liters na bote. Lagyan ng Facebook name at contact number kung sino makakahula kung ilang pirasong takip ang magkakasya dito sa 6 liters na bote ay siyang mananalo ng 1,000 piso. Kaya i-comment nyo na sa baba. Baka ikaw na ang manalo. Huwag niyong kalimutang i-video kung paano niyo ito nagawa at i-share sa ating FB group dahil excited na akong malaman kung sino-sino makakasama ko para buuin ang pinakamalaking watawat sa buong mundo.